Main Mendoza, matapang na kinalagkad si Sue Ramirez matapos agawin si Arjo Atay. Buhay niya kung sino-sino ng tao sinisinan. At the end of the day, na-realize na siya ako. This month, actually, from last month pa, nung natapos ko na yung mga... Matindi ang tensyon na namuo sa pagitan ng dalawang kilalang personalidad sa showbiz, si Main Mendoza at Sue Ramirez. Kamakailan lamang, naging sentro ng usap-usapan ang umano'y pag-aagaw ni Sue kay Arjo Atayde, na ngayon ay asawa na ni Main. Ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng hindi matatawarang alitan sa pagitan ng dalawang aktres, na mas lalo pang pinaigting ng mga isyu mula sa kanilang nakaraan. Ayon sa mga ulat, hindi inaasahang nagkita sina Main at Sue sa isang private event kung saan di umano ay naganap ang mainit na komprontasyon. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ni Main ang kanyang galit at diretsahang hinarap si Sue tungkol sa mga chismis na nag-ugnay sa aktres sa kanyang asawa. Malinaw sa mga kilos at salita ni Main na labis siyang nasaktan at naiinis sa mga balitang ito. Nagsimula ito sa matatalim na palitan ng salita hanggang sa tuluyan ng kumalat sa publiko ang tungkol sa nangyari. Agad namang naging viral sa social media ang mga detalye ng insidente at umabot ito sa iba't ibang news outlets na walang puknat na nag-ulat tungkol sa isyu. Lumalim ang ugat ng tensyon nang lumabas ang mga bagong ulat tungkol sa dating relasyon ni na Arjo Atayde at Sue Ramirez. Matatandaang noong taong 2017, napabalitang naging magkasintahan ang dalawa. Pareho silang nasa kasagsagan ng kanilang mga karera sa showbiz noong mga panahong iyon, kaya't naging laman sila ng mga balita at usapan sa industriya. Tumagal ng halos 2 taon ang kanilang relasyon bago tuluyang naghiwalay noong 2019. Ayon sa mga ulat, ang kanilang breakup ay dulot ng kakulangan ng oras para sa isa't isa, sanhi ng kanilang sobrang abalang mga schedule. Isa rin sa mga sinasabing dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang mga intriga at usap-usapan tungkol sa malaking agwat ng kanilang edad na noon pa man ay pinag-uusapan na ng marami. Ngunit kahit matapos ang kanilang paghihiwalay, hindi pa rin natuldukan ang mga isyu na bumabalot sa kanilang relasyon. Isa sa mga pinakamatinding chismis na umikot noon ay ang umano'y pagbubuntis ni Sue habang sila pa ni Arjo. Bagamat paulit-ulit itong itinanggi ng aktor, nanatiling tahimik si Sue tungkol sa usaping ito. Patuloy namang binuhay ng mga kolumnista, tulad ni Ogie Diaz, ang mga haka-haka tungkol sa posibilidad na nagkaroon ng anak si Arjo kay Sue. Ayon kay Ogie, mayroong lihim na anak ang dalawa na umano'y itinatago sa publiko, at higit sa lahat, hindi nalalaman ni Main Mendoza ang tungkol dito. Sa mga pahayag ni Ogie, lumalabas na ang batang ito ay itinago at hindi isinapubliko upang maiwasan ang mas malaking eskandalo. Mas lalo pang lumakas ang mga haka-haka, kamakailan lamang nang kumalat sa social media ang isang larawan ni Sue kasama ang isang batang lalaki. Ayon sa mga masusing nagmamasid, kahawig na kahawig umano ng bata si Arjo, lalo na ang kutis at mga mata nito. Ang pagkalat ng mga larawang ito ay nagdulot ng mas matinding spekulasyon at maraming mga tagahanga at kritiko ang naniniwalang si Arjo ang ama ng bata. Agad namang pinag-usapan sa iba't ibang online forums at mga showbiz gossip sites ang mga ebidensyang nagpapakita na maaaring totoo ang chismis. Ilang netizens pa ang naglabas ng mga larawan kung saan pinaghahambing ang mukha ng bata kay Arjo na umano'y nagpapatibay sa teorya ng mga nagmamasid. Kasabay ng mga larawang ito, mas lalo pang lumaki ang kontrobersya nang may kumalat na umano'y birth certificate ng bata na nagsasabing ang apelyido ng bata ay Atayde. Ibinunyag pa ng ilang mapanuring netizens na ang dokumentong ito ay may malinaw na indikasyon na si Arjo ang ama ng bata. Sa kabila ng mga isyong ito, nanatiling tahimik si Arjo tungkol sa mga alegasyon habang si Sue naman ay hindi pa rin nagbibigay ng anumang pahayag. Si Main, sa kabilang banda, ay hindi na nakapagtimpi. Na nagresulta sa kanyang matapang na pagkilos upang harapin si Sue. Ayon sa mga ulat, matapos ang komprontasyon, naging laman ng balita ang galit ni Main at kung paano niya diretsahang sinabihan si Sue na lumayo na kay Arjo. Sinabi rin umano ni Main na hindi siya magdadalawang isip na ipaglaban ang kanyang pamilya, lalo na't ang mga akusasyon ng pagtataksil ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa kanyang reputasyon bilang asawa ni Arjo. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin umaasa ang mga tagahanga ng dalawa na maaayos ang sitwasyon, habang ang iba naman ay nananatiling nakaabang sa mga susunod na hakbang ni Main at Sue.
sa kabila ng lahat ng ito. Isang bagay ang tiyak, ang tensyon sa pagitan ng dalawang aktres ay malayo pa sa paglami. Marami ang naniniwala na ang kontrobersyang ito ay hindi basta-basta matatapos at maaaring magdulot pa ng mas malalim na sugat sa showbiz industry. Sa kasalukuyan, ang batang sinasabing anak ni Nasu Ramirez at Arjo Ataide ay tinatayang nasa 5 taong gulang na. Patagal nang naging tahimik si Su ukol sa isyong ito at tila nais na niyang ibaon sa limot ang kontrobersyang bumalot sa kanila ni Arjo. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, muling sumiklab ang matinding tensyon at galit sa pagitan ni Maine Mendoza at Su matapos muling mabulgar ang nasabing usapin. Ang muling pagbabalik ng isyong ito ay tila naging mitsa upang mas lumala pa ang iringat sa pagitan ng dalawang aktres. Ayon sa mga ulat, kamakailan lamang ay nagtungo si Maine Mendoza kasama si Arjo Ataide sa bahay ni Su Ramirez. Hindi raw inaasahan ni Maine ang kanyang matutuklasan nang makarating sila sa tirahan ni Su. Ayon sa mga saksi, nahuli umano ni Maine ang dalawa, si Su at Arjo, na magkasama sa iisang lugar na nagdulot ng matinding galit at puot sa kapuso actress. Hindi na raw nag-atubili si Maine at agad-agad na sinugod si Su sa gitna ng kanilang pagkikita. Mabilis umanong nag-init ang sitwasyon at dumating sa puntong hinawakan at sinugod ni Maine si Su sa tindi ng kanyang nararamdamang galit at pagkadismaya. Kitang-kita umano sa mga nakasaksi ang matinding emosyon na lumabas kay Maine. Hindi niya napigilang magbitaw ng mga masasakit na salita kay Su habang humihiyaw ng galit, sinasabing niloko siya ng kanyang asawa at hindi niya matatanggap ang panlulokong ito. Dahil dito, hindi rin nagpatalo si Su at nauwi ang kanilang sagutan sa isang mainit na komprontasyon. Umabot pa sa puntong halos magkagulo ang dalawang aktres sa gitna ng eksenang iyon. Bukod dito, ipinahayag pa umano ni Maine na hinding-hindi niya papayagang maging maligaya si Su at Arjo. Ayon sa kanya, hindi niya matatanggap ang ginawa ng dalawa at wala raw siyang palalampasin na araw upang guluhin ang kanilang relasyon. Matinding sumpa ang binitiwan ni Maine at nanumpa siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi magtagumpay ang relasyon ni Nasu at Arjo bilang paghihiganti sa sakit at pagkawasak na kanyang naranasan. Hindi naman nagtagal, kumalat ang balitang ito sa iba't ibang media platforms at mabilis na naging usap-usapan ng publiko. Maraming netizens ang nagsimulang magkomento at magpahayag ng kani-kanilang opinyon sa nangyaring komprontasyon. Ang iba ay kumakampi kay Maine at sumasalamin sa kanyang nararamdamang sakit, habang ang iba naman ay nagtatanong kung may katotohanan nga ba ang mga parating niya kay Su. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tahimik pa rin nananatili si Arjo Ataide. At hanggang sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag ukol sa isyong ito. Maraming taga-suporta ni Maine ang nagtatanong kung bakit tila hindi pinagtatanggol ni Arjo ang kanyang asawa sa kabila ng matinding alitang nagaganap. Ang katahimikan ni Arjo ay lalo lamang nakapagpainit sa espekulasyon ng publiko tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Sa kasalukuyan, walang katiyakan kung magpapatuloy ang hidwaan o may posibilidad pa ba ng kapatawaran sa magkabilang panig. Gayunpaman, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang bawat galaw at pahayag ni Maine, Su at Arjo. Ang tanong ng marami, magkakaroon kaya ng pagkakataon na humupa ang galit ni Maine? O mananatili bang nababalot ng alitan ang kanilang mga buhay? Ang kontrobersyang ito ay patuloy na umaalinggaungaw at tila malayo pa ang resolusyon sa sigalot na bumabalot sa tatlong ito. Samantala, naghihintay ang lahat ng susunod na mangyayari at kung may puwang pangaba para sa kapatawaran at pagbabago sa relasyon ng tatlong personalidad.